Let's balance the sheet! Okay, 1601 EQ Part 2. Part 2. Katulad ng sinabi ko sa Part 1, hindi magbabago yung nakagisnan na. Yung monthly, gagawin lang yung quarterly. Kasi nga, binago lang naman ang batas yun eh. Sa Part 2, yung Part 2 rin, yung ating ile-lecture. Okay? Part 2 rin. Part 2. Sa Part 2, ang nakasulat, okay, sa Part 2, nature of income payment. Ano ba yun, sir? Provided na yan nung batas. Ito siya, oh. Ayan. So, yung para makita ninyo maigi. So, yung nature of income payment, ayusin ko nga. Ayan. Yung nature of income payment na nakasulat po dito, ito po siya. Madadownload nyo po ito. Yung ATC na nakikita po ninyo rito, oh, yan, ATC. Ito po yung ATC. So, multiple choice ho para kayong kumukuha ng exam. Pipiliin nyo lang ho dito. San ho ba yung kamay ko? Oh, eto. Pipiliin nyo ho dito yung ilalagay nyo rito sa Part 2. Andi dito na lahat. Ang pagkakaiba lang, bossing, yung pong tax base. Okay? Kasi, sir, yung tax base po dito na nakasulat, eh definitely, magkano ho yung amount na binayad nyo sa payee? Paid amount or hindi lang paid, incurred? Discuss ko na lang sa inyo yung accounting. Later on na lang, accounting method para sa expanded withholding tax, final withholding tax, at saka FBT. Hindi ko topic yan eh. Ang topic ko, paano mag-fill up nito eh. So, yung base amount, yung magkano yung amount na para sa payee, amount, sa payee, amount, in money. Hindi lang money, in PHP, Philippine currency. Ilalagay nyo, halimbawa, tax base, 1,000. Yon, tax base. Tax rate, sir. Ang nagbago lang, bossing, mga bossing, eh yung rate. Okay? Makikita nyo yan sa RR, Revenue Regulation 11-2018, para makuha nyo yung mga tamang rate. Pero, karamihan ho rito, existing pa eh. So, itong rate na to, itong rate na to, magbabago na ho yan. Yang mga rate na yan. Okay? Magbabago na ho yan. So, piliin nyo ho yung tamang rate. Pero ito, at saka yung ATC, hindi ho magbabago yun. Ngayon, siyempre, tax base multiply by the rate. Oh, ito yung tax base mo. Tax base, nilagyan mo na ng tax base, may tax rate ka na. Halimbawa, 10% tax rate mo, 1,000 times 10, ang labas nun, tax required to be withheld. Ayan. E di 100. Oh, yun ho yung ilalagay nyo dito. Kuha nyo. Eh sir, isa lang naman yun, no? Eh, anong gagawin namin? Saksakan ng daming linya yan. Okay. Gagawin nyo dyan, simula doon sa linyang hindi nyo nagamit hanggang doon sa dulo ng linya, ayan, mula doon hanggang doon, ilalagay nyo under nature of income payment, NA. Ano nga ba yung NA? Not applicable. Bakit, sir? Bakit namin lalagyan? Eh, kung lagyan ng ibang tao, diyari ka. Eh, ikaw nakapirma dyan eh. ATC, sir, ano ilalagay namin? NA. Simula doon hanggang doon. Eh, sir, dito sa tax base, ganun uli. NA hanggang doon. Puro NA yan. Eh, sa tax withheld, zero.
mula dito sa second line hanggang doon sa huling linya. Pagdating doon sa number 14, yun, may makikita kayong 14 doon, di ba? Ano ilalagay ko? Eh, siyempre, may 100 ka na nga dyan. Sample natin, 100 eh. 100 plus 0000, eh di number sa 14, 100, di ba? Less tax remitted in return previously filed. Di ba, pinagpapile kayo ng return ng BIR? Ito ho, bawal ito sa batas eh, pero pinagagawa sa inyo. Pag sumunod kayo, eh wala ko naman akong magagawa. January, di ba, pinagbayad kayo. Pinagamit kayo ng 050605. January, February, ganun din, di ba? Pinagamit kayo ng 0605. Yung binayad nyo sa dalawang buwan na yan, i-add nyo. Binayad nyo sa January, binayad nyo sa February, i-add nyo yan. So, magkakaroon kayo ng total amount. So, yung total amount na makukuha mo, yun ang ilalagay mo sa number 15. Okay? Yun ang ilalagay mo sa number 15. O, di halimbawa, meron din kayong sa number 14, may 100 kayo. Sa number 15, nagbayad na pala kayo ng 100. O, total amount due, eh di lalagay mo sa number 16, 0. Sa 17, surcharge. O, eh kung nagpile kayo within the due date, 17A, 17A, 0. 17B, 0. 17C, 0. 0 ang tatlong 0. 17A, 0 plus 17B, 0 plus 17C, 0 equals 0. Yay! Galing natin sa mathematics. So, 16 minus 17D na 0, 0 minus 0, lalabas sa 18, 0. O, di wala. Wala kang babayaran. Teka muna, huwag kang magbadali. Number 80, number sa bandang ibaba. If over remittance, mark 1 box to be refunded or to be issued a tax credit. Wala ho kayong i-check doon o i-e-case o kaya i-shade. Wala. So, number 18 mo, 0. Ano gagawin ko ngayon dito, sir? Pupunta ka sa RDO. Hoy, RDO. Paki-receive ito. Tak! Tak! O, huwag niyong kakalimutan, ipalagay niyo yung pangalan, full name, yung maiintindihan, yung mababasa. Nung nagtatak, tak! Ilagay ang full name niya, ang date, ang time. At ilagay nyo rin kung sino yung nagpatatak yung inyong server. Ayos na ho yung file nyo. Meron na ho kayong file. Eh sir, kung may babayaran. Okay, kung may babayaran ka, pupunta ka ng banko. Bank! Bayad ka. Gagawa ka ng deposit slip na i-attach ito. Babalidate ito ng banko. File nyo na ho yun. Once na validate yung deposit slip at tinataka ng banko, ang 17, ang 1601 EQ nyo. Ang dali, di ba? Bakit ang tagal nila? Huwag nyo kalimutan, nag-a-accept po ako ng partner, mga business partner, sa taxation specialista, kasi ibebenta ko kayo sa aking tax mapping app. I-download nyo na po ito, okay? I-download nyo na sa inyong mga mobile phones. Yung sa may iPhone po ninyo, later on na lang ho, ginagawa pa. At yung mga walang laman ng libro for the past 20 years, hindi pa ba kayo nagsasawa? Kanino? Sa bookkeepers nyo at CPAs nyo. Pinapahama kayo niyan. Ito po, hindi kayo iiwan kahit kailan. 1,675 pages, pumili na ho kayo. Andi dito na ho ang 95% ng lahat ng accounting entries sa tax code. Marami pong salamat ha. Abangan nyo yung mga libre kong events. Puntahan nyo lang po yung Emelino T. Maestro. Maraming salamat ulit.